Good morning mga ka-repair. Meron po akong gustong i-share sa inyo na napakahalaga. Meron po akong na-prepare dito na mga sample na gagamitin ko sa pag-share ko na ito. Yung i-share ko na ito, yung magbibigay ng lakas sa inyo ng loob para hindi matakot mag-repair. Kahit shorted ang isang appliances, ay hindi kayo mapuputukan or masabugan. At napakabihira lang po ang nakakaalam nito, kahit na mga electrician at mga kapwa kong technician. So, umpisahan ko na para malaman nyo ang sekreto para hindi maputukan. Meron ako ditong extension. So, ito, may cord ako. Ito, papaandarin ko po itong fan na to at makikita nyo yung bakit hindi maputukan, no? At hindi sasabog, no? At hindi rin masisira yung appliances nyo. Itong green na to, ito yung common ng electric fan, no? Ito yung tatlo na to sa switch po ito, no? So ito yung line 1, yung green. I-plug ko na. Yan, may kuryente na po yan. And then, ayan, magdidikit ako. Dali, kasi, ayan. Ayan, umiikot doon, umandar. Dito, andar din siya. Ayan po. Pero, ididikit ko ito. Didikit ko yan. Hindi siya pumuputok ko. Oh. Pero may kuryente. Ayan, andar siya ulit. Tapos ididikit ko. Walang nangyayari. So, ibig sabihin, hindi pumuputok kahit may kuryente. And kumikislap nga po. Pagka ginanyan ko, napapaandar niya yung isang appliances. Ito yung electric pan, napapaandar niya. So, may sample po ulit ako dito sa inyo. Electric pan ulit. Ayan. Papaandarin ko siya ulit. Ito yung sa common niya, yung green. Kasi rewind to, no? I-try natin. Ayan. Umiikot, diba? Try ko pong maliin kung ano ang mangyayari. Example, dalawang speed ang pagsama ko. Kung ano mangyayari. Ayan, no? Kumikislap. Pero, anong nangyayari? Hindi siya maandar. Mali, eh. No? Ibalik ko sa ito, try natin mga speeds. Oh, walang ano. And then balik natin. Oh, ayan. Aandar siya. Ibig sabihin hindi po nasisira. Wala ring putok na nangyayari. Ayan, oh. Okay? Itabi ko na ulit 'to. Marami pa tayong sa sample. Bago ako pala maparami ng sample, ibubunyag ko na kung ano po ang sekreto, bakit hindi ito pumuputok kahit may kuryente, no, na pagsasama natin. Dahil dito lang po, ayan, ilapit ko na. Makita nyo ba yung bulb na yan? Yan po yung incandescent bulb. Para malaman nyo yung kung anong wattage niyan, 100 watts po. Yan po ang sekreto natin dyan. So, ito, ano po ang nagagawa niyan? Marami. Pwede natin siya maging parang tester. Malalaman natin yung speed nito. Example, wala siyang kulay. Malalaman natin yan. So, ito yung common, no? Tanggalin ko muna. Ibubuhol ko. Para hindi ako mahirapan. Na, yan, para nakadikit na siya. Yung isang wire na lang ang iaano ko. Plug ko. Unahin ko yung 1. O, tingnan natin mabuti. Kaya lang maliwanag, eh. Nakikita natin yung ano. Pwede itakpan mo ng kamay mo nga kung may ano. Kung may makita na ano. Ay. Hindi gano, eh. Kasi maliwanag po kasi dito. Ang number 2. Ayan, meron na konti.
'di ba, may meron po akong titigan niyo lang mabuti. Meron siyang ilaw na konti. Ibig sabihin tumataas yung liwanag niya. Ito yung number 3, no? Tingnan natin. Oh. Mas maliwanag, mas malakas yung current niya, no? Ibig sabihin number 3 siya. Kung the more na mas mataas yung ano na nakikita niyo na liwanag, yun po yung number 3. Number 2 mas mababa konti at ang hindi gaano nakikita is number 1. Okay? Yun po yung nagagawa niya. Marami pong nagagawa nito. Okay? Ito, itong sample ko na to, shorted po itong fan na to. 220 volts po yan, no? Testing ko na. Ito yung ilaw niya. Ayan yung ano, direkta po yan. Wala na pong capacitor yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Shorted yan, ha? O, ayan, no? Nakita nyo? Ayan po. O. Ayan, ganyan ang mangyayari. Gumaganon yung ilaw. Parang Christmas light. Kapag sa 220 po yan, siguradong putok na po kaagad yan. Mapuputukan kayo. No? Sira po kasi ito. At shorted yan. Pagka nirekta nyo yan sa 220, pagka tinry nyo yan, sigurado putok, masasabugan kayo. Okay? Ano pa ba? Next, ito yung mga sample ko. Sa washing machine, tabi ko muna to. Nakita nyo na yung ano, nagbi-blink. Ganun po yung sample ng mga shorted. Or pagka sobrang lakas ng ilaw niya, shorted din yon, yung full ang light. Okay? Next natin. Ito po sa washing machine. Tatlo ang wire niya. Ganyan ko. So, arrange ko muna. Ayan. Ito po ay common, no? I-bowl ko muna. Kasi tatlo lang yung wire ng washing machine. Ito yung red, blue, tsaka black. Okay? Papaandarin ko muna siya. Titingnan nyo. Plug ko na. Ayan. Tapos masihina yung ilaw niyan. Ayan na. Makikita nyo. Pinatay ko na. Dito naman sa kabila, sa reverse. No? Okay. Okay. Yan, dyan naman. Try natin. Kasi buo itong ano na yan. Okay yung ano siya, ilaw, walang ganon. Kasi buo po yan. Try nating maliin. No? Tanggalin ko muna sa saksakan. May kuryente ito eh. Okay. Paano kung ang common, lagay ko dito sa capacitor? Oh. Kasi ang pinaproblema ng karamihan, pagka nagkamali sila ng wiring, ano po ba ang mga wiring niya, no? Ano? Kaya ito, pwede na kayo manghula-hula. Gawin kong common tong isang ano na to. Oh. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dyan. Okay? Plug ko. Ayan. Idikit ko doon. Oh. May ilaw lang siya. Ayaw gumana. Ibig sabihin, mali. Dito, iilaw lang rin, ayaw gumana. Ibig sabihin, mali. No? Ibalik ko sa dati, titingnan natin kung buo pa rin. Ayan, balik ko yung common, no? Itim. Itama na natin yung wiring. Tapos, ito, yan, dito yan sa dati. Kahit i-rumble nyo po yan, hindi po siya gagana kasi mali po ang wiring. So, ito, ayan. Ay, sorry. Nabitawan. Ayan. Gumana na siya ulit. Stop ko. Hindi naman nasugat. Ayan. Okay. Ibig sabihin, good siya. Good na siya. Ang gamitin naman natin, yung blue. Try natin yung blue. Siya yung gawin nating common.
Yan. Kung ano mangyari. Vlog ko. Ilaw. Wow, gumana siya. Stop ko. Dito. Hindi siya gumana. Gumana siya dito sa ano, sa blue, no? Pero ganun lang. Ibalik ko sa common. Yung red, yung black. Kung magiging normal siya, magiging balikan. Okay. Naglalaro yung mga anak ko. Ayan. Gumana yung sa kabilang reverse kasi ito po ang normal niya talaga. Ang common niya is black, no? Ipa-stop ko. Oops. Huwag gayahin, nakakasugat. And then reverse naman sa kabila. Ayan. Ibig sabihin, good na po. Yun po yung mga kaya niyang gawin. Okay, lakas. Next, anong next na naman? Marami pong nagagawa nito, yung bulb na to. Okay, tabi ko na siya. Tapos na siya. Ito, orbit pan or ceiling pan. Pwede ko na siyang rekta dito. Tusok. Ayan, gumagana. Ang always kong ginagamit, syempre, gamitan ko ng cord. Buhol lang natin. Ayan. Ibig sabihin po, buo kasi ito, yung orbit pan na yan. Ang gagawin ko is mamaliin natin yung wiring niya. Tingnan natin yung likod. Paano kung sa iba akong magano? Tanggalin ko muna para ano, maganda ko siguro kung ipatong ko na mismo. Parang original pa yung wirings niya, oh. Okay pa. Tanggalin ko na mismo. Yan. Tuling ko. Para makita mabuti. Isa sample yung sample ko. Okay. Ah, hindi mahugot. So, ayan. Tuling ko na lang. Para makita po natin mabuti. Mamaliin ko yung wirings niyan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan. Kaya ako naman tinanggal para naka ganyan mismo makita natin. Tapos ito. Balatan ko muna. Tatlong wire lang po yung orbit pan. Sana yung wirings niya. Ito yung kanina. Kabit natin sa capacitor. Yung capacitor, kulay gray, no? Ito yon. Kabit natin sa ano. Tingnan natin yung kung ano ang mangyayari. And then, yan yung sa gray. Ito yung sa white. Yan yung common. Yung isa pa, yellow. Ito lang yung wire, no? Wala na. So, ito. Kabit natin to. Nakaganyan yan. Ayan, parang kitang-kita natin.
nakalabas. Kaya ako ginanyan. So ito, plug ko na. Ito talaga ang common is white, nakaganyan yan. Try natin. Yan yung original niya. Under siya. Ay yung pakabila. Yan, pag mali ang pagkapaiba yung ano nyo, pa-reverse. Ayan siya, oh. Actually, ang tama dyan, di ba umiilaw siya, yung ganyan? Pagka umiilaw po siya, tandaan nyo, hindi po yan yung tamang wiring niya. Dapat mas maliit yung light niya para magiging sakto. Kung ito yung gagamitin yung ano pang testing ng tamang wiring, o tinan nyo, yung bulb ko hindi ganong umiilaw. Yan po kasi ang tama, no? Ang nagiging mali yan pagka sobrang lakas ang ilaw. O, ayan. E paano kung dito? O, ayaw niya, hindi siya gumagana. Diba? O, ayan. Ibig sabihin, buo pa rin. Kahit nagmamali ang wiring, buo pa rin. I-shorted natin to, baka kasi may ano yung capacitor eh. O, kasi nilagyan natin ng kuryente. Ngayon, maliin pa natin. Ito. Ganyanin natin. Oh. Tingnan natin kung ano ang mangyari. Kasi, kunwari, hindi tayo marunong sa ano, wirings niyan. Naguguluhan tayo. Ito ang gagamitin natin. Para hindi tayo matakot. No? Oh. Anong gagawin na? Ayan. Walang nangyayari. Hindi siya umiikot. Ayan. Umiilaw siya na malakas. Ibig sabihin, mali po ang wiring pagka ganun. At hindi siya umiikot. Ibalik ko sa dati. Tanggalin ko na naman to. Baka tama kuryente tayo eh. Ibalik ko kung gagana pa rin siya. Ayan. Kasi minali-mali na natin yung wirings. Ayan. Ito, pandarin natin ulit. Ayan. Diba? Good pa rin. Wala pong putok, walang sabog. Kahit magkamali ang wiring, walang nangyayari. Ayan, hindi siya andar. Pagka dito, andar siya. Okay po. Yun po muna ang masishare ko sa inyo. Meron pala akong ano dito muna. Oh, the same lang rin, oh. Marami tayong mga example, mga luma yung mga sample ko na. The same lang po ito. Ito naman, exhaust fan. Ano ang common dito? Yung wala sa capacitor. Yung red. No? Ano ko? Bulan ko. Hindi ko sure kung gumagana to. Ayan, oh. Pag ganun ang ikot, itong isa, oh, reverse kasi ang exhaust fan, hindi naman mamali po yan kasi kahit saan nyo po gamitin yung ikot nyan, kung baliktad ang LC nyo, walang masama. Wala siyang ilaw na gano, ibig sabihin good. Good po yung wiring nyo kung yan ang common. Tapos line 1, line 2 nyo, ganyan nyo lang, gagana na siya. Itong sa kabila, pareho lang po kasi sa kabila reverse niyan, walang masama dyan. Okay? Eh kung ito, ang gamitin ko, anong mangyayari? Ilaw ba siya o ano? Hindi siya gumagana. Ibig sabihin, mali. Ngayon, balik ko dito. Oh, normal pa rin. Ibig sabihin, hindi nasisira. Dikit ko yung ano ko. Ayan. Nagiging shorted siya. Oh. Ayan, oh, nangyayari. Pagka naka, ano naman kayo, naka-encounter kayo na pag ginanyan nyo at sobrang lakas ng ilaw, shorted po yun. Pag sinaksak nyo sa 220, maaring puputok yung electric pan nyo o yung tinetesting nyo, no? Okay?
sana po may natutunan kayo at may napulot kayong kaalaman na ito po yung isa sa napakagandang sinishare ko sa inyo, dahil marami po kayong matutunan dito kung paano kahit kayo pwede kayong mag-imbento ng mga gusto nyong paano nyo to gagamitin, no? Marami pa po akong isishare sa inyo. So ngayon, ang magtatanong po siguro sa inyo ay kung paano ko naman to ginawa o kung paano. Kasi nakikita nyo na yung ganyan. So ito, naka-plug po yan doon. Ayan, o. Oh. Ayan, doon. Ito lang po yung gadget ko. No? Uulitin ko. Incandescent bulb na 100 watts. No? Sa next video ko po, ito po kaagad ang isusunod ko kasi hindi ko na siya maihabol ngayon na papakita ko sa inyo kung paano gawin. Ibubukod ko na lang po yun. So, abangan nyo talaga yun para malaman nyo yung kung paano ko gawin to para magkaroon kayo ng ganito. Malaking bagay, hindi kayo mapuputukan. Sa mga nag-aano ng kuryente, pwede kayong mag-install-install na hindi kayo mapuputukan pag nagkamali kayo kasi gamitan nyo ng ganito, no? Guys, abangan nyo po yung next video ko. Yung tutorial ko kung paano to i-assemble, kung paano yung diagram and then wirings para magkaroon kayo ng ganitong klase. So thank you and please subscribe. Marami pa po akong video na ibibigay sa inyo na papakita na pwede nyo magamit sa pag-repair. Thank you for watching and subscribe po sa JDLR Repair. Thank you. Meron pa po akong gustong sabihin sa inyo dito. Hindi nyo po pwedeng gamitin to sa aircon kasi ang aircon mataas ang wattage, no? Hanggang 100 watts lang po tayo niyan. At pwede kayong sa electric fan, ito, may electric fan ako dito. I-plug ko siya, no? Actually, pwede nyo magdamagan kahit 24 hours nyo gamitin. I-try natin, ha? Ayan. And then, ito, ang ilaw, ilalapit ko. Nakikita nyo ba? Ilipat, ito, yung switch. I-number 2 ko, yan, mas lumiliwanag. Ilagay ko sa number 3. Ayan, mas lumiliwanag. Ito po, pagka ginamit nyo to, pwede nyong kahit 24 hours, meron kayong maliit na ilaw, gumagana yung fan nyo, mas safe. Pero po, mas humihina po yung lakas nito compare sa original na lakas niya, no? Mas maless siya. Tsaka kung sa washing machine nyo gamitin, hindi po pwede kasi malakas ang pwersa nun. Pwede lang po siya sa mga mas maliliit na motor, no? Kung sa washing machine pang yung wala siyang belt. Kasi baka marami magtanong sa akin, sasabihin ko na ganun yung mga pwede sa kanya at hindi. Okay? Thank you po. Yun lang.